kasi yung nakapagpatawag yung sa lola. Lalo lang nung nandun si lola, so may loves kita nung kami pa nagpapatay ni Tito Nono. Sa tuwing, dahil yung mga maniiwan ni lola na salita sa amin, mga payo, kahit na minsan na sinusuway namin, kahit na nagagalit sa amin pag namin sinusunod, alam mo pa rin namin na mahal ka kami sa kanya, mahal na kami. Alam ko rin yung nararamdaman ng mga pinsan ko na masakit na mawalan ng isang lola. Kasi bukod sa lola na namin siya, meron din kami kaibigan. Pag wala kaming pera, alam niya yung kailangan namin, automatic na yun, bibigyan niya kami. Kahit walang-wala na siya, kahit uubusan na siya. Basta kami yung mga magpipinsan karoon. Kahit na hindi na kaya, gagawa pa rin talaga ng parag para magbigyan kami. Yung mga salita niya na alam na minsan na pinagtatawa na namin na tuwing nag-uusap kaming magtita dito, mapinsan namin, kang magpipinsan. Yung mga naiiwan niya sa aming mga kahit na masama, kahit na masakit na salita, alam naman namin na biro lang ngayon eh. Alam naman namin na ganun mag-express din minsan si Lola ng pagmamahal niya. Pag mga ganun kasi nagagalit sa amin. Ayaw namin sa sundin. Yung mga naiwan niya talaga sa amin, talagang hindi namin pwedeng kalimutan eh. Mahirap. Kumbaga, yung hindi sa pwedeng pang panandalian lang. Kasi, ang una, ang mamimiss namin doon yun. Pag magkikita kayo, ikis ka niya. Halos lahat naman nandito na experience yun. Yung kiss niya na kaliwat kanan, yung tawa niya, yung ngiti niya. Tapos yung pag-utos siya sa amin. Tapos yung mga sinasabi ng mga masama, nakakamiss lahat. Hindi ko nga alam kung kayanin ko yung ano eh, pagbalaan si Lola eh. Kasi talagang napumahala sa amin talaga si Lola eh. Sabi ko nga sa kanya, la, aabot ka pala sa magiging apo mo sa akin. Nangako si Lola sa akin pero hanggang nung ganito na lang talaga ikaya niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, sana si Lolo na lang makaabot. Sana kayanin ni Lolo yung, kayanin ni Lolo na makapag-intay pa na mabuti na yung mga iba pa niyang magiging apo. Sa kung nasan ka man ngayon na, maraming salamat kasi alam ko, ikaw, isa ka rin nila sa mga nagpalaki sa amin. Isa ka rin sa mga nakasama namin na tumanda kami, nagkaisip na kami, nagbinata na kami, nag-college kami, nag-high school na. Ikaw yung nadalas namin na kasama sa lahat ng mga okasyon. Bilib din ako sa lola ko kasi halos lahat ng birthday, kabisad niya sa amin kahit na kami, naalimutan namin. Pag tinanong mo sino may birthday ng ganito, alam na alam niya. Kailan ang birthday ni ganito, alam na alam niya. Yala, miss ka namin lang. Malamahal ka namin lang. Sana lagi ka nandyan sa amin kapag meron kami problema. Wala na kami ng mga kabiruan. Wala na kaming mabibiro, wala na kaming igis sa amin la, wala nang
Wala nang aamoy sa amoy namin. Wala nang mag-aaya sa aming kumain. Wala nang mag-uuto sa amin na bumili ng RC. Kasi yung RC, isa sa traffic paborito ni Lola. Kaya sabi ko kay Mama, lagyan natin si Lola ng RC para kay Papano. Maalala natin lagi si Lola kasi yun ang favorite na inumin ni Lola RC. Kaya, thank you, La. Bago ko po basahin yung teksto na napakipilong naman at mensaheng ibabahagi na may kili naman, gusto ko pong mag-flashback doon sa mensahe kagabi. Marami po ang wala dito kagabi. At nais ko pong doon mag-duel at saka doon sa mensahe ay bibigyan ng Panginoon sa ating lahat. But before all those, nais ko pong magbigay din ng kaunting naranasan ko, kwento, tungkol kay Nanay Femia na alam na din ng iba na nag-share ko din ito kagabi for almost more than 1.5 years mula nung ma-appoint ko ako sa kami, ng aking pamilya sa Polo, ay yun yung very distinct na katangian ni Nanay Femia na hindi ko agad na-capture nung muna. Kala ko, minsan galit eh. No? Tapos hindi ko maintindihan. Yung pala, yung aksento niya, Ilonggo, no? So sabi ko eh, Ilongga, kaday? Sabi, tapos natawa. Or sinampas akong gano'n. Tapos, di kiss. Sabi, kiss ako dito. Chup-chup muha-muha nga eh. No? Dalawang gano'n. So, minapo na ako sa kanya. Kala ko muna malabo matagal. Ang gwapo ng pastor namin. Ay, tonto ako ron. Tapos sabi ko, malapo na po mata niyo. Sabi naman nila, hindi, malinaw pa ang mata niya. So, yun ang very distinct. And another thing, yung kung na-share ko na din kagabi, na kauna-unahan siya lagi kung tumating. So, hindi siya pumapalya. Sabi nga, ang makapipigil lang ay kung napakataas ang tubig. I remember one time, dumating siya ng nag-iisa doon, walang nagkatid. Tinakasan pala sila Nonoy. Nakarating na doon sa tinahanap nila. So, ayun po, papahayagan yun ng isang, sabi nga ng isang kapatid, legacy na iiwanan sa kanyang isang bayan. And kagabi, dun sa mensahe ng kaaliwan, we were assured by God's message na Nanay Femia is in the presence of our Creator. Yes. Tinakil natin yung all about the heaven. Gaano katotoo ang heaven? At ano ang mga gagawin natin para marating yung lugar na yun? At ano yung mga bagay na ipe-prepare natin to be able to be in the presence of God. So, hindi ko na po babalikan dahil medyo mahaba na yon. Flashback lang. And basically, we talked about spiritual things last night. Kasi heavenlies ay ano yon, needs spiritual, no? So, tinalakay din natin kung ano ba yung bagay na dapat natin ginagawa in preparation para pag makarating tayo dun sa heaven na kung saan naroroon ang presensya ng ating Panginoon, ng Ama, ng Anak, ng